Pagka-uwi ng kubo ay agad na ibinalita ni Mang Oryo sa binatilyo ang nakita nitong paghahanap ng ilang katao sa kanya. "Sigurado po kayo na ako ang pakay nila?" tanong ni Celso na bakas ang pag-aalala sa mukha. "Oo, iho. Natitiyak kong ikaw ang sadya nila dahil may larawan mo ang pinapakita nila. Kailangan magdoble ingat tayo, lalo na ikaw." Paalala pa ni Mang Oryo sa kanya. Wala naman sa loob na napatango na lang si Celso. Larawan sa kanya ang pagtataka kung sino ang mga taong naghahanap sa kanya. Dahil sa kakaisip sa nangyari ay tila tuloy wala sa sarili si Celso. "Sino kaya ang mga yun? Kalaban kaya sila?" tanong pa niya sa sarili. Napaangat siya ng tingin mula sa ginagawa ng makarinig ng mga kaluskos sa labas ng kubo. Wala si Mang Oryo at pumunta ng kakahuyan para manguha ng mga halamang gamot na ginagamit nito. Lumapit siya sa may bintana at sumilip. Wala siyang nakikitang mga tao o kahit iyong mga naglalakad papuntang talon. Ang kaluskos na naririnig ay nagmumula sa di kalayuan. Ingat na ingat ang kilos ng mga ito para hindi makalikha ng anumang malakas na ingay. "Mga kalaban kaya sila?" Pabulong na saad ni Celso habang nakasilip sa maliit na awang ng bintana. Naghintay siya ng ilang sandali ngunit walang lumalabas na kahit na sino. Hanggang marinig ang pagdating ni Mang Oryo sa likod ng kubo. Dali-dali siyang nagtungo at sumenyas kay Mang Oryo. "May mga kalaban sa paligid." Pabulong na tura ni Celso. Nakiramdam sandali si Mang Oryo sa paligid bago tinanguan nito ang binatilyo. "Naghihintay lamang silang kumabi bago sumalakay." Wika ni Mang Oryo sa pabulong na paraan. Marahan lang ang kanilang kilos sa loob ng kubo. Naghanda sila ng mga kakailanganin sa pakikipaglaban. "Kumilos na tayo para hindi sila maalarmang alam na natin ang kanilang presensya. May ilang oras pa bago lumubog ang araw. Marami pa tayong oras para maghanda." Wika ni Mang Oryo. "Ano pong plano nyo?" tanong ni Celso. "Ikaw, gusto mo bang harapin sila o tumakas na lamang? May alam akong daan para hindi nila tayo masundan." Tugon ni Mang Oryo. Tinignan pa nito sa nantatansyang tingin na ang binatilyo. "Hahanapin ko po sila." Tugon ng binatilyo. Gumuhit naman ang ngiti sa labi ni Mang Oryo sa naging tugon niya. "Kasama mo ako sa laban. Haharapin natin sila ng buong tapang." Kalat na ang dilim ng mag-umpisa ng gumawa ng hakbang ang hindi pa nakikilalang grupo. Mula sa kanilang pinagkukublihan na kita ni Celso ang mga ito habang humahakbang palapit ng kubo. Nang tuluyang gumabi ay nakita nila kung paano nagbago ng anyo ang mga ito mula sa pagiging mabalasig at nakakatakot na anyo. "Parang sila nga ang nakita ko kanina na naghahanap sa'yo." Bulong ni Mang Oryo. "Hindi ko sila kilala. Ano kayang kailangan nila sa akin?" Sabi naman ng binatilyo. Nang tuluyan ang nakalapit sa kubo ang mga ito, pinasok nila ang loob. Ang tatlong nangahas na pasukin nito ay biglang lumabas na tila napapaso ang balat. "Walang tao!" sabi ng isa. "Nandito lang sila. Natitiyak kong narito lang sila sa paligid. Naaamoy ko pa sila." Malagom na saad ng isa sa mga ito. Ang iba ay sinuyod ang buong paligid ng kubo.
wala nang nangangaspang pumasok sa kubo dahil alam nila na may patibong na pangontra ang nasa looba. Hindi na rin natiis na hindi lumabas ng dalawa. Nagulat pa ang mga kalaban nang mula sa taas ng puno ay bigla silang lumitawa. Kayo ba ang hinahanap ninyo? Nakangising tanong ni Celso. Malakas na angil naman ang sinagot ng mga ito sa kanya bago tuluyang sumugod. Handa naman si Celso sa mga ito. Buong bangis na sinalubong ng dalawa ang mga atake ng mga kalaban sa kanila. Medyo nagulat lang sila dahil mas dihamak na mas malakas ang mga ito at tila sanay sa pakikipaglaban. Ibang klase ang lakas nila, iho. Hindi sila katulad ng mga nakaharap ko na. Mukhang mali ang desisyon nating harapin sila. Wika ni Mang Oreo sa binatilyo. Wala na po tayong magagawa pa. Labanan na lang natin sila sa abot ng ating makakaya. Tugon naman ni Celso. Muli nilang hinarap ang mga kalaban. Ilang oras silang humarap sa mga ito ngunit tila hindi man lang nababawasan ang mga lakas nilang taglaya. Parang ibang klase ang pagkaaswang nila. Saad ni Celso nang makalapit kay Mang Oreo. Napansin ko nga, iho. Tugon naman ni Mang Oreo. Muli nilang sabay na nilabanan ang mga aswang na tila walang kapagurana. Lalo naging mabalasik ang kanilang kaanyuana. Napatingala si Celso sa bilog na buwan na kanina ay natatakpan ng maitim na ulap. Bigla siyang nakaramdam ng iba yung lakas ng mga oras na yun. Nakaramdam din siya ng pagbabago sa sarili. Pakiwari niya, merong pagbabagong nagaganap sa kanyang katawan. Si Mang Oreo naman ay natigilan at napatitig sa binatilyo. Lalo kasing mas naging nakakatakot ang anyo nito. Ang mga mata nito ay nagmistulang kulay dugo dahil sa pagkakapula. Ang balahibo nito sa katawan ay lalong kumapal at humaba. Maging ang mga kuko nito sa kamay at paa ay lumaki rin. Lumaki rin ang bulas ng katawan nito. Matapos ang pagbabago sa sarili ay umangil ito at umalulong ng malakas habang nakatingala sa buwana. Napansin ni Mang Oreo ang pagkakatakot sa anyo ng mga kalabang aswang. Napaatras din ang mga ito. Si Celso naman ay wala nang inaksayang sandali. Labis na ang pag-init ng kanyang dugo. Parang nais niyang mabahira ng dugo ang mga kamay ng mga kalabana. Mabangis na sinugod niya ang mga ito na nagulat sa bangis na kanyang ipinakita. Si Mang Oreo naman ay napatulala sa isang tabi habang nanlalaki ang mga mata. Ang bangis ng batang to! Marahil, iyan ang kanyang tunay na kapangyarihan at lakas bilang aswang. Bulalas ng matandang lalaki. Ilang sandali lang ay wala ng buhay ang lahat ng mga kalaban. Pira-piraso na ang mga katawan nila sa lupa. Medyo kinabahan si Mang Oreo nang lumingon sa kanya si Celso. Nanlilisik kasi ang mga mata nito. Napalunok pa siya nang humakbang ito palapit sa kanya. Umatras pa siya hanggang mabangga sa likod ng katawan ng malaking puno. Celso, maghulos dili ka. Ako ito, si Oreo. Halos pabulong na tawag ng matanda. Baka mabusesan siya ng binatilyo sa pag-aakalang nawala na ito sa katinuan. Muntik nang mabuwal si Mang Oreo nang biglang bumunghalit ng tawa ang binatilyo. Nakita nyo sana ang itsura nyo. Para kayong ibinabad sa isang drum ng suka. Anito pa sa kanya. Akala ko naman talaga e nawala ka na sa katinuan dahil sa bigla ang pagbabago mo. Ikaw talagang bata ka. Muntik na akong atakihin sa'yo.
Wika ni Mang Oreo na humawak pa kunwari sa tapat ng puso nito. Si Celso naman ay lalong natawa. Napatawa na rin si Mang Oreo sa kapilyuhan ng binatilyo. Nagtawa na pa silang pumasok ng kubo. Nagbalik na rin sa normal na kaanyuan na itong si Celso. Si Mang Oreo naman ay inayos ang mga pangontra sa mga bintana at pinto. Sila po kayang mga naghahanap sa akin? Tanong ni Celso. Natitiyak kong sila na nga. Tugon naman ni Mang Oreo. Siguro po eh, kailangan na natin umalis dito sa lalong madaling panahon. Baka balikan pa tayo ng mga kasama ng mga pangit na yan. Wika pa ni Celso habang himig nito ang pag-aalala. Naisip ko rin iyan, iho. Bukas na bukas rin pagsikat ng araw ay aalis na tayo dito. Saad ni Mang Oreo na noon lang lumingon sa kanya. Kinabukasan nga ay agad na nilisan ng dalawa ang kubo. Dinala lang ni Mang Oreo ang kanyang mga halamang gamot. Saan po tayo pupunta? Tanong ni Celso nang makitang malayong malayo na ang kanilang nalalakad. Uuwi muna tayo sa bahay ko sa bayan. Huwag kang mag-alala. Mababait ang mga anak ko at madalas namang wala sila dahil may mga trabaho. Tugon ng matanda sa kanya. Hindi po kaya delikado na sumama ako sa inyo? Baka po kasi makita ulit ako ng mga naghahanap sa akin. Ayoko po kayo madamay. Nag-aalala ang wika ni Celso. Huminto naman sa paglalakad si Mang Oreo at tumingin sa kanya. Simula nang kupkuping kita, damay na talaga ako. Isang karangalan para sa akin na maging kaibigan ang isang mabait na aswang. Kadalasan kasi ang mga aswang na nakakaharap ko ay puro masasama. Meron pa naman po mga katulad ko na mababait. Hindi nyo lang po sila nakikilala. Ani ng binatilyo. Sana ay makilala ko rin sila balang araw. Pero meron kang ibang pupuntahan o gusto mo nang umuwi sa inyo. Hindi kita pipigilan. Hindi ko po kayo maaaring iwan na lang basta. May palagay ako na tutugisin rin kayo ng mga nilalang na naghahanap sa akin. Sasamahan ko po kayo hanggat hindi ako nakakasiguro na ubos na ang kalaban natin. Wika ni Celso. Napangiti naman si Mang Oreo at tinapik pa ang kanyang balikat. Nagpatuloy na lang sila sa kanilang paglalakad. Pagdating sa may highway ay sumakay na sila sa pampasaherong jeep na maghahatid sa kanila papuntang bayan. Samantala, kakarating lang ng grupo ni Miguel sa kubo ni Mang Oreo. Nilibot nila ang buong paligid ngunit wala silang makitang tao. Tingnan mo Miguel, nakakandado na ang kubo. Mukhang wala ng tao rito. Pinalibutan din ang buong kubo ng mga pangontra. Wika ni Janus. Napatitig naman si Miguel sa kandado ng kubo bago malalim na napabuntong hininga. Sa tingin nyo, nanggaling kaya dito si Celso? Tanong ni Miguel. Nararamdaman kong nanggaling siya rito. Maaring ang tao nakatira sa kubo na ito ay ang nagligtas sa kanya. Wika naman ni Aris. San kaya sila nagpunta? Muling tanong ni Miguel. Maghintay na lang muna tayo rito. Baka bumalik din sila dito. Pahayag ni Janus. Naghanap pa ito ng maaaring upuan. Sa tabi ng kubo ay mayroong malaking bato. Doon na upo ang engkanto. Si Miguel ay nananatiling nakatayo habang nakatanaw sa kawalan. Si Aris naman ay muling inikutan ang buong kubo.
Mukhang may naganap ritong laban. Anito sa kanila. Napakunot naman ang noo ni Miguel dito. Paano mo nasabi? Iba kasi ang amoy ng lupa sa paligid. Baka napalaban si Celso, kaya siguro umalis na sila ng kanyang kasama. Maari nagtago sila o tumakas. Sagot ni Aris. Tama si Aris. Ayon naman ni Janus. Maghintay pa tayo ng konti, pero huwag na tayo magpapaabot ng gabi. Ganoon nga ang ginawa nila. Pagsapit ng alas 5 ng hapon ay nilisan na nila ang lugar na yun. Bumalik muli tayo rito. Baka bumalik si Celso. Ani ni Miguel habang muling pinagala ang paningin bago humakbang paalis sa lugar. Nagharap muna sila ng mapaglilipasan ng gabi gamit ang kapangyarihan ng dalawang engkanto. Isang malaking puno ang kanilang ipinasok na nagsimula at nagmistula iyong bahay sa loob ng may malawak na silid. Magpahinga muna tayo. Kailangan natin ng lakas para sa panibagong araw ng paghahanap kay Celso. Wika sa kanila ni Janus. Uminat pa ito at naghikaba. Masyado pa atang maaga para matulog. Kumain muna tayo. Magluluto ako para sa ating tatlo. Turan naman sa kanila ni Aris. Nagtungo na ito sa may kusina. Si Miguel naman ay umupo at saka sumandal sa malambot na upuan na naroon. Huwag mong alalahanin si Celso. Subok na natin ang katatagan ng batang yun. Patatagpuan din natin siya. Wika ni Janus na nakahiga na sa kama at nakatingin kay Miguel. Hindi na kasi ako nag-aalala, syempre. Namimiss ko rin ang batang yun. Parang kapatid na ang turing ko sa kanya. Sagot ni Miguel na napabuntong hininga pa. Napakaswerte naman ni Celso. Nakilala ka niya. Nagkaroon siya ng mapagmahal na kuya. Binigyan mo siya ng totoong pamilya. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit sa kabila ng pagiging aswang niya ay napaamo mo siya. Wika ni Janus. Naputol na ang kanilang pag-uusap nang tinawag na sila ni Aris. Kahit hindi pa nagugutom ay kumain pa si Miguel. Marahil ay dala na rin ng pagod at pag-iisip. Pare-pareha silang tatlong nakatulog ng mahimbing. Hindi na nila namalayan ang pagdapo ng isang nilalang na may pakpak sa mismong puno kung saan naroon silang tatlo. Ang nilalang na nakadapo sa sanga ng puno ay isang manananggal. Naghahanap ito ng mabibiktima para sa gabing yun. Ilang gabi na itong natatakam sa laman ng tao. Simula nang maging maingat na ang mga tao, bihira na siyang makakuha ng biktima. Kainis. Malagom nitong sambit, malikot ang mga mata. Sobrang gutom na ako. Iyong kasing si Oreo, eh masyadong pakilamero. Sukat ba naman na magbigay siya ng mga pangontra sa mga tao laban sa amin? Humanda ka sa akin. Tatapusin kita kapag kanagaroon ako ng pagkakataon. Ikaw ang gagawin kong hapuna sa susunod. Lumipad na ito sa ibang sanga ng puno. Ngunit nagliwanag na lamang ay wala siyang nabiktima. Labis ang kanyang panlulumo. Nangihina na rin siya dahil sa kakulangan ng pagkain. Nang sumunod na gabi, muling lumabas ang manananggal upang maghanap ng mabibiktima. Naroon pa din ang tatlo sa puno na iyon. Muli silang bumalik roon nang hindi makita si Celso na maghapon. Habang nagpaplano ang tatlo, pare-pareho silang natigilan at napasulyap sa taas ng puno. Ibon kaya yon? Tanong ni Aris. Sa tingin ko ay hindi. Sagot naman ni Janus.
isang manananggal ang nakadapo sa puno. Mukhang naghahanap siya ng mabibiktima. Ipaubayan niyo na siya sa akin. Tumayo si Miguel at lumabas sa lagusan, palabas ng puno. Nagulat naman ang manananggal sa biglaang paglabas niya sa katawan ng puno. Paano nangyari yun? Hindi kaya isa siyang engkanto? Bakit ka na riyan sa sangang puno pinagpapahinga namin? Pagalit na tanong ni Miguel. Engkanto ka ba? Wala ka nang pakialam kung engkanto man ako o ordinaryong tao lang. Tugon ni Miguel. Suplado naman. Pabulong na sa Ada ng manananggal. Akmang lilipad na ito palayo ng pigilan ni Miguel. Tingin mo, saan ka pupunta? Hindi ako makakapayag na meron ka mabiktima ngayong gabi. Anong gusto mo? Mamatay ako sa gutom? Asik ng manananggal kay Miguel. Maraming paraan para hindi ka magutom nang hindi nang bibiktima ng inosenteng tao. Tugon naman ni Miguel dito. Sino ka para sabihin ako? Galit itong sagot kay Miguel. Ibinok ka nito ang pakpak at saka ipinagaspas ng malakas. Saka lumipad papunta kay Miguel. Nagpaikot-ikot ito sa kanya. Naramdaman na lang ni Miguel ang pagkalmot ng kuko nito sa kanyang likurang bahagi. Hindi iyon inaasahan ni Miguel. Napaigik na lang siya sa daramang sakit. Ikaw na lang ang gagawin kong hapunan ngayon. Masigla nitong sabi, sabay walang tigil sa kakalipada. Napangisi naman si Miguel. Kung magagawa mo kung paslangin. Sabi niya. Nang matapat ang manananggal sa harapan ni Miguel, hinuli niya ang pakpak nito. Siya naman ang nagpaikot-ikot nito sa ere hanggang ihagis niya papunta sa katawan ng malaking puno. Ito naman ang napaigik sa sakit. Hindi nito akalain na ganoon kalakas ang lalaking kaharap. Habang palapit dito si Miguel na madilim na kaanyuan, agad namang nakabawi ang manananggal at sinugod si Miguel. Ngunit bago pa nito madaiti ang kamay ay nahawakan na ni Miguel ang leeg ng nilalanga. Nagpapasag naman ang manananggal, lalo namang humigpit ang pagkakasakal niya sa nilalanga. Huwag pakiusap. Huwag mo ako patayin. Anito sa hirap na tono ng pagsasalita. Ikaw ba? Naawa ka sa biktima mo noong nagdaan, ha? Diba hindi? Ang importante sa iyo, malamnan ang tiyan mo. Galit na bulyaw dito ni Miguel. Hindi ko naman kinusto ang maging ganito. Biktima lang din ako ng malupit na kapalaran. Dagdag pa ng manananggal habang maluha-luha. Nang hindi kumibo si Miguel, muling nagsalita ang manananggal. Pakiusap, hinihintay ako ng anak ko. Pangako, magpapakalayo-layo na ako rito. Kami ng anak ko. Pakiusap, hinihintay ako ng anak ko. May kapansanan siya. Bulag ang anak ko. Bigla namang lumambot ang ekspresyon ng mukha ni Miguel nang marinig ang mga huling tinuran ng manananggal. Tuloy na rin niya itong binitawan. Totoo ba ang mga sinasabi mo? Tanong pa ni Miguel. Oo, hindi ko naman ginusto na maging ganito ako. Sino ba naman ang gusto maging halimaw? Wala lang akong choice, kundi tanggapin na lang ang kapalaran ko. Mahirap sa akin ang pumatay, ngunit hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Hindi rin alam ng anak ko na ganito ako. Alam niya, nangangaso lang ako sa gabi ng mga hayop sa gubat. Wika nito habang nakatungo.
Bahala ko bang ipasa sa anak mo ang pagiging halimaw mo? Muling tanong ni Miguel. Noon lang tumingin ang manananggal sa kanya. Wala. Ayoko maranasan niya ang naranasan ko. Kung paano layuan ang mga tao at katakutan. Gusto kong maging normal ang buhay niya balang araw. Tatapusin ko na ang sa akin. Ang sa aking sumpang ito. Sa aking pamilya. Gusto ko lang na mapunta sa maayos na kalagayan ng aking anak bago ako mawala sa mundong to. Uwi ka ng manananggal. Umuwi ka na. Sikapin mong wag nang muling mambiktima ng mga inosenteng tao. Maraming hayop sa gubat. Yun na lang ang gawin mong hapunan. Uwi ka ni Miguel dito. Hindi naman makapaniwala ang manananggal. Sabi ko na nga ba, busira kang puso mo. Maari bang malaman ang pangalan mo? Tanong nito. Miguel, binansagan ako bilang taong ahas. Biglang nagbago ang kaanyuan ni Miguel sa harap nito. Ikaw pala ang tanyag na bayani. Isang karangalan na makilala ka. Anito sa kanya. Maya-maya lang ay lumipad na ang manananggal. Bago ito tuluyang lumayo, lumingon pa ito kay Miguel na nakatingin din dito. Nang mawala na ito sa paningin ni Miguel, sakalang siya pumasok sa loob ng puno. Nakangiti sa kanya pareho ang dalawang engkanto. Ibang klase ka rin, no? Ang bait mo talaga. Sambit ni Aris. Tama lang na bigyan ko siya ng pagkakataon. Ayaw ko rin na mawala ng ina ang anak niya. Tugon niya na naupo sa gilid ng kanyang higaan. Sa bagay nga, ang laging kawawa ay mga anak lagi. Tipikal sa mga tao ang ganyang sitwasyon. Wika naman ni Janus. Magpahinga na tayo. Maaga pang lakad natin bukas para hanapin si Celso. Sabi ni Miguel sa dalawa. Umayos na rin siya ng pagkakahiga. Dahil may sugat sa likod, tumagilid na lang siya ng pwesto. Sumang-ayon naman ang dalawang engkanto. Ilang sandali lang ay tahimik na ang loob ng punong yun.